Hello mga ka-TV, dito po tayo sa Jones na nagkaroon po tayo ng time ulit na mamasyal. Ngayon po, andito tayo sa isang bakanteng lupa na yun po, bibisitahin po natin. Ito po yung lupa na yun, kung mapapansin nyo, may natural habitat po dyan, parang fish pond. Natural habitat po ng isda. Pag naglagay ka ng isda po dyan, hindi mo na kailangang pakainin o alagaan. Hayaan mo na lang pa sila dyan. Yan po. Dadami na lang sila dyan, mga ka-TV. Ito po, iikot tayo. Tignan natin. Yan lang ba? Ingat lang, baka madulas po tayo at pumunta tayo sa tubig. Ito po. Ayan. Nabuhay na rin po yung tanim po natin na rambutan. May mga kwan din po tayo sa gilid. Ito, mga tanim na malunggay. Ito po mga katibo, mapapansin nyo, yan. Magkukan po. Titignan natin kung may mga isda na maliliit. Kasi nung nakaraan, ang dami maliliit na nakita ako. Kaya yun po. May pinutol na kahoy dito. Natabunan tuloy yung dadaanan natin. Sino kayo nagputol? Yan po. Mga katibit, tinignan natin. Medyo malalim pa po yung tubig niya. Yun. May gumagalaw po dun. May gumagalaw. Yan na po. O yun, titignan po natin dyan. Natural. Yan. Hindi lang tayo makadaan papunta doon sa dulo kasi nga pinutol nila yung kahoy dito, tumumba po dyan, hindi na tayo makadaan dito, wala naman po tayong dalang itak para linisin lang sana para makadaan po tayo doon sa likod. Yan. Pero okay na ako dito, nakita ko naman na hindi lang tayo makalusong para makakuha ng isda. Yun po. Ito po yung hindi na binibigyan ng pagkain, hindi na inaalagaan, hinahayaan na lahat. Ayan yung parang natural habitat po ng isda. Yun po. Sige po mga TV, hindi na tayo magtatagal. Iikot pa po tayo sa taniman naman po ng mais. Ikot po tayo doon. So bago tayo mag-end mga ka-TV, hinaanyalahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa Joy to Pinos TV at i-hit na rin po natin yung notification bell para updated po tayo sa mga darating pang video. Sige po mga ka-TV, salamat.